Hi guys! Welcome back again to my vlog. Today, gagawa po tayo ng envelope cover para sa ating invitation. So, nag-print na po tayo ng mga invitation. Then, magka-cut po tayo ng mga butterfly, which is yan po ang motif natin. So, nakakaya naman po na walang envelope yung ating mga invitation para sa ating mga ninong-ninang. Diba? Nakakahiya. O, ibibigay mo lang siya ng ganun. So, let's start. Magka-cut po muna ako. Okay. So, meron na po akong ginawa kanina na pattern. So, yun na lang po yung paggagayahan ko para mabilis. So, gagawin ko siya ng sabay-sabay para hindi po isa-isa yung pag-cut out ko. So, eto na po. So, simulan ko na po siyang gupitin. Ayan. So, maramihan na po yan. Like, I think, mga 6 pieces na colored paper. Unless kaya po ng gunting nyo. Para hindi po pa isa-isa. So, ganito ang magiging itsura po niya. Once po na makat nyo siya. So, ayusin ko lang po para medyo okay-okay siya. Medyo perfect siya tingnan. Sabi nga nila is, nobody's perfect, but practice makes perfect. Ayan. So, ganyan po magiging itsura po na. Then, ipo-fold mo po siya by side. Ayan. Kunin nyo po yung size nung ating invitation. Ayan. So, iaayos ko lang po ang pagkakatupi. Then, as you can see, ganito po siya. Ayan. Ganyan po. Then, tsaka natin ilalagay yung invitation. Ayan. So, as you can see, sakto siya. Hindi siya masikip, hindi siya masalo, hindi siya maluwag. Okay. Then, magka-cut size na po tayo ng butterfly at yun po ang ilalagay natin sa gitna. So, ganito po yung magiging itsura niya. Ayan, yung butterfly natin na yan. Yan po yung ilalagay natin dun sa gitna. Bale, yung invitation is up and down lang po ang gagawin. Hindi po kailangan sirain yung butterfly. Okay, so kunin na po natin ang ating glue. And then, lalagyan na natin ng glue yung likod. Sorry, paubos na natin yung glue ko. Ayan, lalagyan natin sa likod. Oh, yung totoo. Okay, guy. Nanigas na yung glue. Okay, so didikit natin siya doon sa gitna. Ayan, ang cute, diba? So, ang ginawa ko para mapipi siya is nilagay ko siya doon sa aking mga natitirang colored paper. Ayan. So, inipit ko siya doon sa gitna para mabigatan siya and then magstay yung pagkakadikit niya. So, as you can see, magkukupit-kupit uli ako ng mga butterfly. So, dyan po muna kayo. Enjoy watching! Thank you.
alam nyo ba guys na ako lang ang nag-layout ng invitation ni Athena, pati na rin yung tarpaulin niya, pati na rin yung kanyang souvenir na magnet. So lahat ng layout noon ako na lang po ang gumawa since marunong naman ako mag-edit. Siyempre, as a mommy, doon pa rin tayo sa makakatipid. So, uulit-ulitin lang po natin yung paggawa hanggang matapos po natin yung ating envelope ng ating invitation. Ganun lang po kagali, guys. Tuwing birthday ng mga anak ko, pinaghahandaan ko yan. Magiging hands-on ako. Hanggat maaari, magiging hands-on ako, gagawin ko. Basta kasama ko sila. Like, nung kaya Tina, andito ko, andito kami sa Pinas. So, birthday, sabay na rin ang kanyang binyag. So, kailangan ko maging hands-on at gawin lahat ng bagay-bagay para dun sa big day nila. Ginagawa ko to like mga 3 days or 2 days na lang ata nung big day ni Athena. So, medyo nagagahol na ako sa oras. But then, nakaya ko naman. Wala pa kasi mga pamangkin ko that time. They come like about a day before nung birthday. So, sila yung tumulong sa akin para dun sa loot bags and dun sa mga pasapit. Medyo nakakarami na tayo ng gawa. Yeah. So, ito na yung magiging outcome ng ating envelope invitation. Charan! O, diba ang cute? O, diba? Kukuha na ako ng pang thumbnail. Picture, picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wrong show nga lang, no? Wala eh. Binasok natin YouTube eh. So, ito na po yung ating natapos. Charan! 2,000 years later. So, hi guys! Welcome back again to my vlog. It's me, Mami Tikay. Today, gagawa tayo ng candle for Christine, yung my design para sa binyag ni Athena. So, all we need is yung ribbon na pink kasi nga baby girl. Mo yung baby nyo, si the blue. Then, candles. And then, glue gun. Okay, so let's start. Sorry sa manok. So, inikot-ikot ko muna siya batay sa haba na gusto ko. Ayan, pasensya na kung malikot yung aking camera kasi naalog ni Adam ang aming table. Ayan, so hanggang dyan ang kuha kong bet kong haba. So, gagawa ko ng marapi. Ayan, puputulin ko siya. Ibabalot-balot ko muna ng ganyan para pantay-pantay sila. Then, tsaka ko siya gugupitin. Yan. So, once magupit natin yan, habang inaantay natin ang ating plugan para uminit, ayan. So, susunugin ko muna yung dalawang side ng ating ribbon para hindi po siya matastas. Kasi nga, tela po siya. So, mabilis siyang matastas. Okay, so, pwede na tayong mag-start dahil mainit na ang ating gulugan. Okay, so ibibirot lang po natin paikot ang ating kandila. Then, i-gulugan po ulit natin sa dulo. So, ang technique guys, unahin pala sa taas, pababa. Mas madali siyang iipon.
mas pantay siya. So, nagising na si Athena. Ayan, so nakagawa na tayo ng ilan. Continue lang po, paulit-ulit lang yung process. Okay, so nagpa-print po ako nito, ganyang size, para po dun sa candle sa ibabaw. So, kinat-size ko na po siya, and ganyan po yung didikit natin sa may candle. Ayan, ganyan po siya. So, let's start! Ito na po yung natapos natin. Tara! Nilagyan ko rin pala siya ng medyo details dyan sa baba. Ayan. So may pa-gold siya puno. O, di ba? Mas cute siya lalo. Thank you for watching, don't forget to subscribe!